Sa wakas, nabili na natin yung gusto nating bilhin. Hello guys! Kumusta po kayo? Uwi tayo ngayon na maaga from work kasi excited tayo. May pupuntahan tayong may bibilhin tayo. I'm very much excited for a long time. Pinag-ipunan ko itong bibilhin natin ngayon. Parang regalo na din natin sa ating sarili kasi simula nang nagba-vlog tayo, gamit ko lang kasi is camera lang ng cellphone lang yung ginagamit as camera. So ngayon, pinapangarap ko talaga ito guys, mga kakuya, na kahit pa paano makapag invest tayo ng konti para ma-upgrade natin ng konti yung pagbablog natin. A heart's beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Ito na tayo ngayon sa Doha. Daan muna tayo dito sa bangko kasi nagmi-message yung bank sa akin. Expired na pala yung ATM card, so kukunin lang natin yung bagong ATM card. Natapos na tayo sa pagkuha sa ating renewed na ATM card mula dito sa bank. So tinawagan ko na din yung customer service center nila para ma-activate yung ATM, so within 5 minutes i-activate na nilang yung ATM card. So buildings as the chemicals they take us higher. Pagkatapos ng mga 40 minutes sa pag-travel galing sa aking project site, so narating natin tong lens camera na kung saan pinapareserve ko yung bibilhin nating GoPro 12 Black. So ito yung napili kong bibilhin na camera kasi as per review maganda tong gamitin para sa mga nagba-vlogging. At saka recommended din siya kasi maliit lang siya na camera, pwede lang ilagay sa bulsa. At saka yung quality din yung makuha niya mga photos at saka videos is sobrang ganda. At saka ito palang GoPro 12 Black, isa to sa latest model ng GoPro na kung saan pwede mong isa submerge sa tubig. Kung nagsiswimming sa swimming pool, pwede mo din siyang gamitin. Guys, sa mga nagtatanong kung saan located tong lens camera, located lang to dito sa bandang Sok, sa malapit sa Kabayan Sok dito sa Doha, Qatar. So ilalagay ko lang yung link below para sa location ng kanilang tindahan. So maganda dito guys kasi as per sa mga pinagtatanungan ko ng mga presyo ng camera, sila yung may pinakamababa na price, saka kasi direct sila sa GoPro na company. At saka nag-assist din sila kung may mga problema yung mga camera nyo. At saka maganda din yung mga terms and conditions at saka yung warranty na binibigay ng tindahan nila. Sobrang dami din dito na mga camera accessories doon sa mga gumagawa ng studio or nagpipicture, mahilig sa photography. Napakaraming pwedeng mabili dito guys sa tindahan ito. Ang nabili ko palang GoPro action camera mga kakuya is nagkahalaga siya ng 1,300 Qatarial or equivalent more or less 20,800 pesos. At saka bumili din ako ng tripod at the same time selfie stand na nagkakahalaga ng 250 Qatarials. Ang camera na to ay makasama na siyang 64GB na memory card para hindi ka na kailangang bumili pa ng separate na card. So sobrang ganda, maa-amaze ka yung mga accessories sa mga camera para sa pagbablogging is available dito. So sobrang tuwa at tuwang-tuwa naman ako kasi first time ko po na bumili ng ganitong klase na camera kasi nga gagamitin natin sa pagbablogging. So
Nakakatuwa din kasi first time ko ito nagkaroon ng project dahil lang sa kita ko sa YouTube. At saka maraming salamat pala sa inyong lahat sa patuloy na pagsusubaybay sa aking YouTube channel. Ito, nabili na natin tong first GoPro camera natin. So balik na tayo sa parking area at i-unbox natin to pagdating sa bahay. Okay, ito na yan. Excited ako na i-unbox to kasi yun, ito GoPro 12 Black. Excited na ako na i-unbox to kasi may bumili din tayo ng stick, selfie stick at saka tripod. Excited na ako na i-unbox to mga kakuya kasi ito is pinag-ipunan ko galing sa itong binili ko ngayon, galing to sa sahod sa YouTube. So gusto ko yung sahod natin is may mapupuntahan. So first time ako nag-invest na yung ganitong camera. So tingnan natin, kasi unbox natin to sa bahay at saka i-share ko din sa inyo kung ano yung laman nito. So excited, very excited. So at least ma-upgrade natin ng konti yung mga videos natin at saka vlog natin. Okay, see you. Babiyahin muna ako.